Sabi daw nila kung sino mang magkasintahan ang umakyat dito sa Baguio, tiyak daw na magkakahiwalay. Pero dito naman din nakakatagpo ng true love ang marami. Kayo nang humusga sa mga kwentong ito kung ang Baguio ay City of Breakup or Makeup. Bawat lugar, certified Instagrammable. Lahat ng experience, sure na remarkable. Dahil bawat balik sa syudad na ito, siguradong unforgettable. Yan ang Baguio City. Sa humigit kumulang 5,000 feet above sea level, abay mararamdaman mo talaga ang lamig at foggy experience. Kaya sabi tuloy ng iba, when in Baguio, big no-no ang mag-travel ng solo. Dahil sa lamig ng weather, di pwedeng, di mo kayakap ang iyong forever. Pero ang siste, hindi lang literal na malamig sa pakiramdam. Nagiging malamig din daw ang relasyon ng mga nagmamahalan. Meron daw kasing dalang sumpa ang Baguio sa mga magjowa. Matira talaga ang matibay dahil ang lugar daw na ito, breakup or makeup place sa mga taong nagmamahalan. Dito sa Pink Sister Convent, nagsimula daw ang kwento ng breakup curse. Itong Baguio breakup curse ay umugat sa isang kwento. Ang kwento, sa maikling paliwanag, ay kwento ng pag-iibigan ng isang pari, isang madre, na yung pari nagdesisyon na manatili sa kanyang ministeryo or kanyang ministry sa pagpapari. At dahil pinili niya yung pagpapari niya, syempre, ang nangyari ay iniwan niya yung madre. Yung madre, dahil heartbroken, ang sabi sa kwento ay nagpakamatay. At dala ng kanyang pagpapakamatay ang isang sumpa. At ang sumpang ito, kapag daw dinala mo ang iyong girlfriend or boyfriend sa Baguio, specifically sa kanilang kumbento, ay maghihiwalay kayo. Dahil sa kwentong ito, naniniwala si Desirene Faye Mansit na totoong may breakup curse nga ang Baguio. Hindi lang daw isa, kundi tatlong beses na na-heartbroken si Desirene matapos silang magpunta ng kanyang mga ex-boyfriend sa Baguio. Naniniwala talaga ako dun. Thrice na nangyari siya sa akin. So yung first naman niya, pababa kami ng Baguio. May ka-text na siyang iba. So after nun, nag-iwalay na kami. Yung pangalawa ko ng mga relationship noon is long-term relationship ko siya. Okay kami nung nasa Baguio kami. Nung bumaba kami ng Baguio, kinabukasan, hindi na siya nagparamdam. Yung last, siguro yung worst breakup. After noon, yung mga friends ko, sinasabi nila na huwag ka na kasing pumunta ng Baguio kasi nga nagbe-break kayo kapag nagpupunta ka ng Baguio kasama yung jowa. Inaasar na nila ako na baka nga may Baguio curse ka. Okay naman kami. Last December 2018, nagpunta kami ng Baguio, December 2019. Yun na yung naghiwalay na kami. Ang matindi pa ang breakup curse na na-experience niya, abay naranasan din ang mismong kakambal niya. Sa akin kasi totoo yun. Kasi gawa ng, nung nagpunta kami doon, parang anniversary namin yun. Doon kami nag-celebrate ng anniversary. Pagbalik namin ng Baguio, weeks after, naghiwalay na din kami. Back-to-back ang sakit at pait ng Baguio experience ng kambal. Ibang hugot din ang naging bakasyon sa Baguio noon ni Roslyn Goles, kasama ang kanyang longtime partner. Sa mga pictures ni Roslyn at ng kanyang 6 years na karelasyon, ramdam na ramdam pa raw niya na totoong may forever. Pumunta lang kami doon pa sa bakasyon. Marami kami napuntahan dito ng mga magagandang spot sa Baguio. Sa Burnham, sa Grotto, sa Mines View, pati outside Baguio napuntahan na rin namin. Pero matapos ang masayang bakasyon, pagbaba raw nilang dalawa ng Baguio, tila naiwan na sa lugar ang init ng kanilang pagmamahalan. Nagsimula na ang panlalamig sa kanya ng kanyang kasintahan. After ng bakasyon, doon na nag-umpisa na yung wala ng communication. Sa 6 years na ganun kahaba, tapos biglang napunta sa wala.
Life must go on ang eksena ni Roslyn noon sa sarili. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muling tumibok ang kanyang puso. Sobrang saya ni Roslyn sa bago niyang pag-ibig. Sa loob ng 8 taon nilang pagsasama, akala ni Roslyn, siya na nga ang kanyang Prince Charming. Pero tulad din nung una, matapos ang masayang bakasyon nila sa Baguio, ang jowa ni Roslyn nang ghosting. Kailan ka nakumbinsi na may kinalaman ng Baguio sa dalawa mong breakup? Yung after na po ng pangalawang breakup ko po. Bakit? Kasi sunod-sunod sila yung dalawa. Na nang pumunta kami ng Baguio, after noon, nawala na yung init ng pagmamahal. Nasundan ng parating nag-aaway, hindi magkaintindihan, hanggang ginive up na ako. Ang inaasam kasi na kasal ni Roslyn sa ibang babae ibinigay ng kanyang minahal na kasintahan. Pagkatapos ng napakasakit ng mga pangyayari, kumusta na ang puso mo? Nagre-recover pa lang po ako. Ilang buwan pa lang after ng last namin na breakup, nalugmok talaga ako. Na hindi ko in-expect na ganun ang mangyayari sa akin. Sorry. Nakala ko kami na hanggang sa huli, sa 8 years na nagtagal kami, na talang binitawan niya ako. Hindi man nagkaroon ng happy ending ang mga love life ni na Roslyn, Desirine at kakambal niyang si Desiline nang magpunta sa Baguio, wala daw itong koneksyon sa sinasabing breakup curse sa Baguio. Dahil ayon sa isang sociologist, ang kwentong ito ay isa lamang urban legend o alamat, walang basihan at walang katotohanan. Ito ay urban legend dahil tatlong bagay. Una, kapag binaybay mo naman yung case history ng mga nagsisuicide sa Baguio, wala namang suicide na naganap doon sa mismong kumbento. Ikalawa, ang Pink Sisters kasi, cloistered. Sabi ng cloistered, contemplative. Bihira ang nakakapasok sa loob. And of course, number 3, ang relasyon, hindi naman nakabata yan sa lugar na pinupuntahan mo. Hindi lang naman puro sakit at hinagpis ang dulot ng Baguio experience sa mga magsing-irog. Dahil marami rin namang mga kwento ng pag-ibig ang lalo pang napatatag at napamulaklak pagkatapos nilang makarating ng Baguio City. Kasing tamis ng strawberry sa Baguio ang halik ng mag-asawang Nikel at Alexa Furio. Certified made in City of Pines daw kasi ang kanilang love story. Hindi ako naniniwala sa breakup first. Nung pumunta kami dun, magical lahat eh. Tapos naging kami. Tapos 2018, nagpakasal kami. Tapos ngayon, happily married kami and may anak na kami. Yung Baguio curse, hindi kami naniwala na choice ng tao yun na magpatuloy sa relationship. Ang dami rin namin naman kasing hardships na pinagdaanan na hanggang sa huli, pinipili pa rin namin makasama ng isa't isa. Kung nahanap ni na Alexa at Nikel ang kanilang forever sa Baguio, mapapasana all ka naman sa unconditional love ng magpartner na sina Darren at John Paul. Hulog ng langit daw kasi si JP sa buhay ni Darren. At ang Baguio, ang saksi sa nakakakilig nilang love story. So Jay and Darren, kung kayo ang tatanungin, ang Baguio ba ay make-up place or break-up place? Make-up place po. Happy place din po kasi namin siya. Kasi every time na kunwari, stress kami, tapos nagkakaroon na kami ng iringan. May isa sa amin magde-decide na can we take a break? Punta tayo sa Baguio. Let's go to Baguio. Doon, magku-cool down kami. Wala yan sa sumpa. Nasa tiwala niyo yung sa isa't right. Isa. Kasi at the end of the day, kayong dalawa lang ang nagmamahalan. Para kina Nikel at Alexa, Darren at JP, hindi masama ang maniwala sa mga kwento-kwento. Dahil dito daw nagiging mas matatag ang kanilang relasyon. Paalala naman ng isang psychiatrist, maraming aspeto ang dahilan ng mga hiwalayan, gaya ng ugali, emosyon, at sitwasyon ng isang tao. Pwedeng meron ng mga underlying or deep-seated na mga hindi pagkakaunawaan
bago pa sila magbakasyon sa kahit na saang lugar. Personally po ako ay hindi naniniwala. Doon kami na aking asawa nag-honeymoon. Sa ganda ng Baguio, hindi tayo dapat matakot. Hindi ito lugar para sa breakup or makeup. Ito ay isang paraiso para sa lahat ng marunong magmahal at hindi takot sumugal. Dahil ang totoo, wala namang lugar na isinumpa. Ang meron lang ay mga pagmamahalang mahihina.